ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Isabel, mabuti binuksan mo ang pinto. Oh, bakit po kayo parang takot na takot? May humahabol po ba sa inyo? Hindi ko alam kung sumunod siya sa akin. Pero may isang lalaki na lumapit. Mukhang baliw. Tinanong ako sa pangalan kong Maring. Ang ipinagtataka ko, parang niya nalaman yun. At saka matagal ko nang hindi ginagamit yung palayaw kong Maring. Eh, sino kaya yun? Namukaan niyo ba? Hindi. Naka-face mask kasi at nakasuot ng shades. Nakasuot din ng cap, kaya hindi ko siya mamumukaan. Pero ano eh, malaking tao. Moreno. Tansya ko matanda siya sa'yo ng 7 o 10 taon. Nay, gusto niyo magpa-blatter tayo ngayon sa police station? Huwag na, Isabel. Siguro mag-iingat na lang ako sa susunod. Diyan, Carlos, anak. Bilisan mong maglakad. Mama, saan po ba tayo pupunta? Sa kaibigan ko, kay Maring. O, ayan, malapit na tayo. Ano pong gagawin natin dun? Ay, anak, pasensya ka na, ha? Pero kailangan muna kitang iwanan kay Maring. Siya muna mag-aalaga sa'yo habang wala ako. Bakit po? Saan po ba kayo pupunta? Ipigilan kong umalis ang papa mo papuntang Switzerland. Kukumbinsihin ko siyang sumama sa atin sa halip na magpakasal doon sa babaeng foreigner na yun. Mahal po ba tayo ni papa? Oo, mahal na mahal niya tayo. At naniniwala akong makukumbinsi ko siyang sumama sa atin. O, ayan, nandito na tayo sa tapat ng bahay ni Maring. Maring! Maring, si Jenna to! Kasama ko ng anak ko! Oh, ikaw pala, Jenna. O ano, siya ba yung sinasabi? Hmm? Oo. Ay, mabait na bata yan si Jen Carlos. Masipag, hindi kanya bibigyan ng sakit ng ulo. Mukha namang mabait. O sige, kukunin ko na yung batang yan. Eh, magkano pa pagka ganyang edad? Pag nasa 7 o 8 taong gulang, medyo mababa na yan. Mga 5,000. Oh, baka naman pwede mong gawin mo ng 6,000. Mm-hmm. O sige, dahil sa kaibigan naman kita, pumapaig na ako. Oh, 6K. Yan. Salamat, Marina. Jan Carlos, anak. Mama. Mag-iingat ka, ha? Mama, kabay po. Iintayin ko po kayo. Ano ba yung balita, Rufo? Maring, abay si Gina ay natagpo ang patay sa gilid ng ilog kanina. Ano? Ang suspecha ng mga pulis, namatay sa torture si Gina nang hindi pa nakilala mga salarin. Ha? Pero malakas ang kutob naming may kinalaman dito ang mga Diamante. Ano? Tita Maring! Ah. Ano po nangyari kay mama? Kailan po siya babalik? Hindi na babalik ang mama mo, Jen Carlos. Patay na siya! Tita Maring! Tita! Saan niyo po ako dadalhin? Ay, Jen Carlos, ano ba hinga? Makulit? Tita! Kasi kung hindi lalagay kita sa sakot, tatabong kita sa ilog. Tita Maring! Ang trabaho ko, ha, mag-supply ng bata sa mga sindikato, kaya bibenta kita sa kanila. Huwag po! Huwag po niyo ako ibenta! Mabalik na po ako ni mama! Hindi na ba ako sa mama mo! Matagal na yun, huwag yung katawan niya sa simenteryo! Kaya mabuti pa, pagpakitaan na lang kita! Ano, Maring? Sigurado ka bang bibenta mo na sa amin yung bata niya? Oo! Balik siyang kumilos, mabilis tumakbo. O siguradong magagamit niya sa mga operasyon niyo. Sige, sige. Pipili na namin yung bata niya. O, itong 7,000. Eh, nakapagal
salamat. Maraming bagay na ito sa akin. Halika, halika dito, bata. Halika. Tita Maling! Huwag niyo po ako iwan dito! Tita Maling! Maling! Ikaw na naman ang napanaginipan ko. Isinusumpa kita. Ikaw ang dahilan kaya naging miserable ang buhay ko. Humanda ka sa akin. Ngayong nagkita na ulit tayo, isasama na kita sa listahan ng mga paghihigantihan ko. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante, pag-ibig ang tunay na yaman, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sasanyaw. Aaminin ko, minsan ako naging baliw sa lalaki. Pero mas matindi ang nararamdaman ko sa'yo ngayon. Ewan ko ba kung anong meron sa'yo. At masyado akong obsessed na obsessed sa'yo. Nako, delikado yan. Pag nabaliw ka sa pag-ibig, gagawin mo ang lahat. Hahamakin mo ang lahat. Masunod lamang ang gusto ng puso mo. Tapos, may iba, pumapatay pa para makuha ang taong kanyang mahal. Ganun? May kilala ka bang taong pumatay ng dahil sa pag-ibig? Oo, meron. Marami. Nakakatakot naman. Huwag naman sana akong umabot sa ganyan. Nathaniel? What if I tell you na mahal na kita? Paano mo naman nasabing mahal mo na ako? Eh, hindi mo pa nga ako nakikilala ng lubos eh. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Kasi parang ganun ang nangyari sa akin nung unang beses kitang makita. Pero natatandaan ko, parang naikwento sa akin, Isabel, dati, na minsan ka nang naging obsessed sa lalaki. Not exactly that word, pero parang ganun. Oo, totoo yun. Naging obsessed ako noon sa isang lalaking nagngangalang Valentin Alfonso Rivadavia. Pero hindi niya ako mahal kahit anong gawin ko. Buti na lang at nakilala kita. And the rest is history. Ganun ba? Ikaw ba? Ano bang nararamdaman mo para sa akin? I really like you. Palagi kitang naiisip. Kapag nakikita at nakakasama kita, sumasaya ako. Siguro nga, baka labda rin kita. Masaya ko marinig yan mula sa'yo. Sa totoo lang, Nathaniel, first time na mayroong lalaking nagmahal sa akin ng ganito. Teka, sandali. May tumatawag sa cellphone ko. Ang papa mo, Myla. Hello? Don Ostino? Nasaan ka na ba? Akala ko susunod ka dito sa opsina. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa upcoming event natin. 2 days na lang yun. Meron lang po akong inaasikasong mahalaga. But papunta na po ako dyan. Okay, sige. Iintayin kita. Aalis ka na, mahal ko. Eh, kailangan na ako ng papa mo sa opisina eh. Tsaka baka makahala tayo sa ginagawa natin. May hirap na. Don't worry. Tingin ko naman matatanggap ka ni Papa kung sakaling malaman niyang may relasyon tayo. Sige na, sige na.
Huwag bibihis at alis na ako. Ingat ka. I love you. Bakit po, Don Ostino? Ano po bang pag-uusapan natin? Gusto kong nalaman mo na pinaimbestigahan ko at pinasusundan ko si Gian Carlos simula nung pinalayas ko siya sa Diamante International. Mm-hmm. Alam ko na kung saan siya nagtatago at madalas pumunta. Kung ganun pala, bakit hindi niyo pa ipauli? Hindi muna. May gusto kong diskubrihin muna tungkol sa totoo niyang pagkatao at sa kaugnayan niya ngayon kay Cleopatra. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Ito yung isa sa ibinigay sa akin na kuha ni Gian Carlos kasama si Cleopatra. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila, pero may kutub akong nakikipag-alyansa na matandang yon sa mga kalabang ko. Ngayon nyo lang po naramdaman na inaahas kayo ni Doña Cleopatra? Ako kasi matagal ko nang alam. Ilang beses ko nang sinasabi noon sa inyo na huwag ninyong pagkatiwalaan si Doña Cleopatra. Oh. Pero hindi kayo nakinig sa akin. Okay. I'm sorry for that. Nararamdaman kong may kinalaman sa upcoming event ang pinag-uusapan ng dalawang ito. Don't worry, Don Ostino. Pahihigpitan ko ang security sa mismong araw ng event. Sisiguruin kong hindi magtatagumpay ang dalawang yan na sirain ang mahalagang event ni May LaFleur. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Ibig ang tunay na yaman dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Good evening, sir. Ah, good evening. Enjoy lang kayo, ha? Malapit na tayo magsimula. Good evening. Oh, Alessandro. Kasama mo ba ang mama mo? Eh, hindi po. Actually, akala ko nga po, mauna siyang dumating dito eh. Nakapagtataka naman na wala pa rin siya. Magsisimula na ang event natin. Magandang gabi po, Don Ostino. Ano ginagawa mo dito, Fonse? Inimbitahan ko talaga si na Doc Lou at Fonse. Alam mo namang matagal ko ng close friends sa mga Rivadavia. Anyway, Fonse, nasan si Doc Lou? Ayun po siya. Kausap ni Doc Antonio de las Heras. Oh, sige, pupuntahan ko muna ang mama mo. Maiwan ko muna kayong magkapatid. Balita ko, nagtatrabaho na si Isabel sa kumpanya niyo. Oh yes, she's my marketing manager sa Delivery Mo Courier. Kumusta naman si Isabel? Patagal na kami hindi nakikita. Ayun, okay naman. Masaya na siya sa buhay niya ngayon. At saka, iniurong na rin ni Don Ostino ng demanda laban sa kanya. Sa pakiusap na rin ni Myla, kaya okay na. Hindi na siya makangamba. Good evening, ladies and gentlemen. Let us welcome the one and only daughter of Don Ostino Tantoco Diamante, the heiress of the Diamante Empire. Let's give her a warmest applause to my LaFleur Diamante. Ah, ayan na. Lumabas na si Myla at patungo na siya sa tulong niya. Sayang, kung nandito lang sana si Isabel, siguradong matutuwa siya para sa kapatid niya. Sino yung escort ni May LaFleur? Si Daniel, personal assistant ni Don Ostino. Kailan ba? Kung makahawak at makangiti naman si May La sa lalaki, kala mo may relasyon sila. Nagsiselos ka? Walang kikilos!
Ano yan? Papaligiran namin kayo! Yan, Carlos! Pinasaktoy ng mga armadong lalaki at si John Carlos ang kanilang pinuno. Sila Mayla at Don Justino. Sigurado kong silang target ang mga yan. Anong mangyayari sa event na inorganize para kay Mayla? Sino ang malalagay sa panganib ngayong pinasok sila ng mga armadong grupong pinamumunuan ni John Carlos? Ang mga bitiwilang radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Susan Robles, Junel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, James Quaton, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Jenalyn Villacruz sa papel na Flor Diamante. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Production assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Phil Cruz. Mga ginintuang kasaysayan.